Yo, what's up sa inyo mga kadabris? So ngayon nga pala, magkakarga na naman tayo. Second training to ng black check natin na yan. Hindi pa natin napapangalanan yan eh. Ayun siya, naglilimlim pa rin hanggang ngayon, gabing-gabi na oh. Wala atang palitan to, grabe, barako yan siya. Pero siya yung maglilimlim ngayon. Mukhang na-miss niya yung itlog niya. Ngayon, kakarga ulit natin siya. Pero hindi ulit natin siya maabangan kasi nga, may pasok ulit tayo bukas. Pero sana pag-uwi natin dito, andito na siya sa loft natin. Tatawagan natin si Mama kung patanungin natin siya kung may umuwi ba na kalapate. Tapos papasukin niya na lang ito. Paangat ko lang doon sa kanya. Tapos, bigyan natin na ng tubig dito. Kunin na natin siya. Ayan na, kunin na natin tong ibon na to. Yan yung itlog niya. Papalitan na yan. Si yung babae naman yung maglilimlim niyan. Paalam na. Magpaalam mo muna sa asawa mo. Pansamantala. Bumalik agad yung katawan niya. Nung pag-uwi niya kasi, kahapon yun na yung umuwi siya. Pangit ng katawan niya. Gan sobra ngayon. Ganda na ulit ng katawan niya. Bilis makarecover. Ngayon, pasok na natin siya sa training box natin. Tapos dadali natin siya dun kay Kuya Kyud. Si Kuya Kyud na lang ata pagkargahin ko dito. Kasi ano, may laro pa ako eh. 6:30. So, ayan yung mga kalapati natin dito, namamahinga na sila. Ito, nagsubo na rin. Tapos na yun, makakain yung mga inakay natin na yan. Tapos na natin sila pakainin. Nagpapahinga na sila. Ayan, kitang-kita nyo. Kaso nga lang, wala yung inakay natin. Pinakawalan natin yung kanina. Hindi pa bumabalik. Kung dito yung kulungan yun. Nadagit na ata. Inakay pa naman yun eh. Itong ano natin, black check na to. So tara, punta na tayo kila Dabber Gods. Eh, ito na nga mga kadabber race, papunta na tayo dyan sa court na paglalaroan natin. Nabigay ko na pala kay Dabber Gods yung ibon natin. Binigyan dahat natin si Dabber Gods ng pangkarga. Hindi naman tinanggap ni Dabber Gods, napakabay talaga ni Dabber Gods. Ayan, papunta tayo dyan sa may court na paglalaroan natin kasi may laro nga tayo. 19 nyo kami dyan, ayan yung mga kakampi ko, nandun na sila. Kaya habulin natin yan sila papunta dyan. Ayan, dyan na kami sa may court. Ayan, si Rapa, kampi natin yan si Rapa. Tapos malalaki yung kampi natin dyan, dalawang six-footer. Si Mark Bawiin, yan, kampi natin yan. Eh. Si Rapo, mukhang nagigil na maglaro, larong-laro na yung mga kampi natin. No? O yan, pauwi na tayo yan, tapos na yung laro namin yan. 8:30 na, pauwi na tayo. Itang-ita nyo yung daanan. Wala nang tao, puro jeep na lang, tsaka sasakyan. Tapos na yung laro natin, panalo kami. 19 under nga pala kami dyan, kahit bata pa ako, sumali na ako kasi malalaki naman kampi ko eh. Ayan, nakita nyo naman, o diba, sa picture pa lang, napakalaki yan, 6-footer yan. So ito nga mga adabberies, nakawin na tayo ng bahay, galing sa basketball. Kinarga na daw ni Kuya Kid yung ibo natin, kaso di natin maabangan yun bukas. Tatawagan na natin si Mama bandang alas 8, mga 8:30 kasi 8:30 yung recess namin. Sana umuwi yung ibo natin yun, bukas na lang. The next day. So ito nga mga adabberies. Alas 5 nga pala ngayon ng madaling araw. Papasok na naman ulit tayo. Hindi natin ulit maabangan yung ibon natin kinarga. Naka-PE tayo ngayon kaya naka-white t-shirt lang tayo pero papasok tayo. Ayun, madilim pa nga. Tasaya na din ako ng tricycle maya-maya. Eto nga pala yung kaparis ng kinarga natin. Nabuksan natin yung cage nila para papasok na lang. Tapos sabi ko kay Mama, pag pumasok na, eto, lagay itong ano, tubig na to dito. Tapos pag nilagay na, isarado na yung kulungan nila. Ayun ang sinabi ko kay Mama. Pero tatawagan natin siya dun mamaya sa school. Mga bandang 8:30, tatawagan natin si Mama. Ayan na nga, math subject na namin. Nakasakit sa ulo yung circle-circle na yan. Bakit napakahirap niyan? Kaya ginawa ko, tumabi ako dito sa mga kaibigan ko dyan sa ano, sa classroom namin. Ano, mga magagaling yan sa math, kaya tumabi ako. Ayan o, tuwan-tuwa pa sila, di nila alam, kukopya lang ako sa kanila. Ayan na o, tuwan-tuwa sila, yung kaibigan ko pang iso. Eto, bumaba na nga kami yan kasi recess na. Kaso, tapos na yung recess niyan, 9:05 kasi yung tapos ng recess namin, eh, mga 9:07 na yan. Kaya late na tayo sa next subject teacher namin, science pa naman, yan, packet na tayo. Kasama natin yung kaibigan natin kasi umikot-ikot pa kasi itong kaibigan natin eh. Sinasama ako mga babae eh, good boy naman ako kaya hindi ako sumama. Ayun, makikita na tayo dyan ng agdan, pakikita na tayo ng classroom natin. Inat na natin yan si Mama, sabi niya wala pa daw kasi 7:40 yung release tapos 9:05 pa lang yan, wala pa yan. Ayan, pagpasok natin ng room, sabi ko, Ma'am, good morning, Ma'am. Ayan, tumulong mo. Wala yan, pauwi naman na tayo yan. Uwian na yan, kakalabas lang natin yan ng gate. Ayan, kasama pa natin, kaibigan namin dyan isa. A few moments later.
So maya-maya nga, nag-chat na agad sa akin si mama. Sabi niya sa akin, may kalapati na daw sa loob ng gate namin pero hindi pa pumapasok ng kulungan. Pero nung pumasok na, pinainom agad ni mama ng tubig. Pinavideohan natin kay mama kaya meron tayong video. Ayan, si mama na nag-video na itong video. Tapos ang gagawin dyan ni mama, papainumin niya ulit yan para sa video. Napaka-scripted ni mama natin. Diba dinagdagan niya pa talaga kaya hindi na uminom eh. Pero kanina pinainom niya, uminom daw. Kaya goods na goods. Parang hindi napagod yung ibon natin ngayon, no? Kasi umilis na siya. Ito yung chat namin ni mama na 9:20 talaga umuwi. Ito na nga, nakababa na tayo ng tricycle niya. Nakauwi na tayo. Ayan, bubuksan na lang natin yung gate. 9:07, tumawag ako kay mama. Sabi niya, wala pa daw. Tapos, bandang 9:17, wala pa rin daw. Tapos, nung 9:21, biglang nag-chat. May kalapati na daw dun sa gate. Pero hindi pa pumapasok. Ito pa yung picture, oh. Yan, yan yung mga picture niya. Pinicturean ni mama yan. Tapos, binidyoan niya pa. Ayun, napanood niyo naman yung video. Grabe, may isya mga kadaveri. So, yan po. 9:22 dumating. 9:20. Ang oras ng release, 7:40. Second training niya pa lang to. Pero medyo bumibilis-bilis na siya. Hindi, wow. And 5:59 na natin siya dyan. Sabado na natin to ikakarga para sa Linggo. Mahabangan natin. Thursday ngayon, Thursday. Kakauwi lang kasi natin kaya papakainin natin to ngayon. So ito mga kadaveries, pinakain na natin sila. Makain siya, gutom na gutom siya ngayon eh. Kaya siya ng makain. Nunti lang muna binigay natin, tapos mamaya nga po na lang natin dadagdagan. Muna natin siya paparondoyin para makapagpahinga. Bukas na lang natin siya paparondoyin. Ayun o, tapos niya kumain. Tapos painumin natin siya maya-maya ng tubig. Tapos pakainin na rin natin tong iba nating kalapati dito. Ayan sila. Naglalabas si mama, kakatapos lang din ni mama maglaba. Kaya na pinabangan ko sa kanya. Susunod, tuturuan ko na si mama mag-kiss-kiss ng sticker tsaka mag-clack. Para sila lang magka-clack. Tapos na siya kumain pero gusto niya pa rin kumain. No? Ayan o, inaabon niya yung patukawan natin dun. No? Gusto niya pa rin kumain pero tama na yun. Medyo may nakain naman na siya. Mamayang hapon naman. Pwede pa naman mamayang hapon eh. Yun, grabe. Ang galing niya. Second training. Umuwi na din siya ng mabilis. Hagis nga pala sa Riyaya, Quezon. 107 kilometers yun. Pero umuwi siya. Second training. Umibilis-bilis na siya kahit papano. Paghahandaan natin yung sa pan race, isasali natin to. YB category kasi naka-club ring yan siya. Yun, BSRPC club ring. Pang south. Ibon nga pala to ni Kuya JM. Binigay niya sa akin to. Itlog pa tapos tayo na nagpapisa. Tapos hanggang ngayon, ayan, andyan pa rin siya. Siya yung flyers natin. Tapos painumin na natin siya. Kasi tama na yung kinakain niya na yun. Bigyan na natin tubig. Yan. Kaso ayaw niya pa rin uminom kasi nga gusto niya pa kumain. Ito yung iniwan nating tubig kanino. Lay mineral. Hindi ano lang ito nawasa tapos nilagyan na natin ng dextrose powder para pag dumating. Sabi ko yung mama, lagay na lang ng ganyan. O, gaganyan niya na lang. O, diba? Yun nga, ginawa naman ni mama. Nainom niya. Tapos ito, pakainin naman natin to. So ayun na nga mga kadaveries, nakauwi yung black check natin na kinakarga. Second training niya, umuwi siya sa Riyaya, Quezon yung hagis. Nung first training niya, ay Candelaria, Quezon kagad, tapos ngayon sa Riyaya, Quezon. Ayun, gutom na gutom siya, pinakain pa natin, binigyan pa natin ng konting-konti kasi bitin na bitin siya sa binigay natin. Tapos mamayang hapon, pakainin ulit natin ng konti lang din. Ay, damihan natin para mabusog naman siya, tapos makarecover ulit yung katawan niya. Umuwi na siya, hindi na siya nahihirapan. Pabilis na siya ng pabilis. Sana sa Sabado, maabangan natin siya, tapos mabilis na yung pag-uwi niya. So, tapos na natin sila pakainin. Yan, lahat sila pakainin. Pinatapos na natin pakainin. Papainumin na lang natin sila, tapos tayo naman yung kakain. Kaya, medyo mahaba na itong video natin ato. Kaya dito na tapos itong video na ito. Kaya bago sa aking channel. Please like, comment, share, subscribe na rin para laging sabihin sa mga videos natin. At huwag niyong kalimutan ang notification bell mga lovers din lang guys. Subscribe. Peace.